Para naman ipakilala, i-introduce ang Abot-Kamay Community Solidarity Fund, tinatawagan ko po walang iba kundi ang Executive Director galing sa Center for Disaster Preparedness, Ms. Lorraine de la Cruz. Ms. Lou? Salamat, Ina. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Heto na, atin ang ilulunsad ang Abot-Kamay Community Solidarity Fund. In short, ACSF. Ito ay kumakatawan sa grant-making component ng programa ng Assets, Agency, and Trust. Ang ACSF ay para sa mga people's organizations, community-based organizations, at mga pormasyong sektoral na wala sa radar ng mga may kalakihan at lalo na ng malalaking donor agencies. Samantala, napaka-importante na mabigyan sila ng pagkakataong mapondohan ang kagyat o mahalagang suliranin na kinakaharap ng kanilang komunidad. Lalo pat may proseso at ambag ang mga miyembro mismo ng komunidad sa pagtugon at pagsusolusyon sa kanilang mga kinakaharap na suliranin. Ang ilan sa tipo ng ganitong mga organisasyon ay wala pang kapasidad na magsulat ng mahahaba at masyadong mga technical na proposal, kundi man ay hindi pa rin sila rehistrado, bagamat may mga pagsikap na sila bilang mga partner ng iba't ibang organisasyon para sa isang layunin o agenda. Ang mga puntong nabanggit na ang tunay na ninanais ng ACSF na tugunan, kaya't mahalagang ating pagtutulungan upang makapag-ambag ang ACSF sa pagbibigay sa inyo ng karanasan na masubukan ang klase ng pondong nilikha mula sa inyo, para sa inyo, at para sa ikabubuti at ikauunlad ng organisasyon nyo at ng gawain nyo sa inyong komunidad o magkakaugnay na komunidad. Ang grant-making component ng AAT. Naniniwala ang AAT na ang pagbabago na pinangungunahan at pinamumunuan ng mga komunidad ay laging mas contextually appropriate, kung kaya't ito ang mas mahigit na impact and more sustainable. Ang nilalayo ng ACSF bilang component ng AAT ay mabigyang suporta mga community-led initiatives na ultimong mag-aambag sa pagsulong ng community philanthropy at mag-i-influence ng mga key stakeholders sa paglikha ng enabling environment na naghihikayat at tumutugon sa pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan sa mga community-led actions. Importanteng lamanin talaga ng mga proyektong isusumite. So, take note, my dear people there sa Zoom. Ang usapin ng community philanthropy sa kanilang konteksto kasama ang pagsisikap sa shifting the power. Napaka-importanting kalamnan ito ng mga proyekto ninyong nais isumite. Dito magiging iba ang mga proyektong mapipili ng ACSF. Kaugnay ng proseso, ang intensyon ng grants facility ay i-maximize ang impact sa pamamagitan ng facility kasama na ang iba't iba pang related processes para sa grant making na kung saan ay community-led and community-focused as best as possible. Nilalayon din na maitayo ang programa na nagsusuporta sa mga bagong partnerships na holistically pareho sa pamamagitan ng financial mechanisms at non-financial support. Next slide. Eto na. Naghahanap ang ACSF ng mga ideya, aktibidad, proyekto o pagsisikap na nakapag-aambag sa mga sumusunod. Take note, guys. 1. Community philanthropy. Ito ay iba yung pagpapalakas ng ating mga cultural practices at spirit ng bayanihan. Nabanggit na to kanina ni Jay and Cathy, no? Na nasa atin na actually at nangangailangan na lamang pasinangin o patingkarin. Natatangi at magagandang practice natin ito bilang mga Pilipino na nakakapagbigkis at nakakapagpalakas pa ng ating kakayahan, katatagan
at kapangyarihan ng komunidad at ng mamamayan. Pangalawa, localization. Ito ay ang paglalagay sa mga komunidad at ng kanilang community-led action sa sentro o puso ng buong proseso. Ito ay pagpapalakas ng kakayahan upang maging matatag, kasama na ang pagre-reforma ng sistema upang mailagay ang mamamayan sa sentro ng humanitarian action. Kailangan din ng national platform para isulong ang advokasya sa pagtatransforma ng humanitarian aid system and its corresponding architecture. Pangatlo, sustainability. Napakahalagang konsiderasyon ito bilang ang assets ay lever of change na nakakaapekto sa power and influence. Kailangan ito para patuloy na maisulong ang mga gawain at manatiling buhay ang ating mga organisasyon. At ang panghuli na napakahalaga rin, shifting the power. Marapat ang shifting the power sa funding flows. Kailangan tuwiran ang relasyon at ang partnership. Di tayo papayag sa mga subcontracting, no? Di na kailangan ng intermediaries. Kasama rin dito ang creating and championing a local movement of national and local actors. Mahalaga ang pagkakaisa, solidarity, at pagkakaroon ng iisang kumpas o pagtahak ng parehong landas tungo sa pagbabago. Nangangahulugan din ito ng accountability driven by mutual understanding, honesty, long-term relationships, trust, and solidarity. Next slide. So, ang Abot-Kamay Community Solidarity Fund, gaya ng nabanggit na sa simula't simula pa, ay talagang naglalayon na maabot ang community-based and grassroots organization. Designed talaga ito para sa kanila, no? Pangalawa, ito ay bukas sa mga rehistrado at direhistrado na mga organisasyon na may well-meaning goals. Ang tipo ng mga grants ay ang sumusunod. O, take note ulit tayo ng aking mga babanggitin. Una, activity grant. Maaring mabigyan ng $5,000 o mas mababa pa, ito ay pondong ibibigay para sa isang beses, stand-alone at panandaliang aktibidad ng awardee na of course naaayon sa parehong layunin ng awardee at ng AAT. Pangalawa, microgrant. Ito naman ay sa pagitan ng $5,000 hanggang $10,000 ang bawat proposal. Ibibigay ang pondong ito para sa pagpapatuloy o programmatic na hanay ng mga aktibidad ng awardee na naaayon, of course, again, sa layunin pareho ng awardee at ng AAT. Grant sa partnership, aabot ito ng $10,000 to $20,000, no? $10,000 sa bawat organization. Ibibigay ang pondo para sa dalawa o higit pang organisasyon na nag-a-apply sa partnership na may layuning magkatuwang na lumikha at magtulungan upang sumubok ng ideya. At yung huli, grant sa fiscal sponsorship. Ibibigay ito around $5,000 to $10,000 per proposal. Ito ay para sa mga walang rehistrong bigay ng pamahalaan ang mga pero ang mga organisasyon ay dapat magkaroon ng fiscal na sponsor o organisasyong handang sumuporta sa kanila. At ang panghuli, balik tayo sa last slide, napakabukas sa learning and feedback ng ating programa, no? Kasama na itong ACSF, no? Lubhang inihikayat namin ang inyong feedback sapagkat nilalayon naming mapahusay pa ang grant-making component na ito. At gayon din, makapag-influence tayo ng iba pang mga grant-makers. Okay, papasok na tayo sa huling bahagi ng presentasyon, no? Nais naming ipakilala sa inyo ang bumubuo ng selection committee natin, no, sa ACSF. Next slide.
Unahin natin, ito po si Linda Gobrin. Isa siyang edukador, social activist, and feminist. Engaged sa mga people's organizations sa kanilang capacity building efforts at sa pag-advance ng mga issues and concerns sa pamamagitan ng iba't ibang advokasya at kampanya. Ang sumunod naman, ay si Myra Cyrene Andal. Volunteer sa Project Development Program ng Visayas Disaster Risk Reduction Network, isang people-based disaster network ng mga individual institutions at people's organizations na nakabase sa Visayas. Bahagi rin siya ng mga nagmomobilisang volunteer para sa preparedness and response para sa network. Next slide. At ang huli, ang kumakatawan sa Mindanao, si Miss Elsie Bayonla, na Executive Director ng Loving Presence Foundation sa Bislig City. So, talagang ang tutok nila ay ang people with disabilities in Caraga, in southern part of the Philippines. Okay, so, yun na po. Siyempre, welcome na welcome po sa susunod na yugto ang inyong mga katanungan.